Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral, walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Magpakahirap ka man, gumawa ka man ng gumawa ay wala ring mapapala. Patuloy ang pagpapalit-palit ng lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihip patungong timog, papuntang hilaga, habang buong araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuwi sa dagat, ngunit di ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmumulan upang muling umagos, patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nagbabagot hindi makayanang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari ngayon. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, halikayo, ito'y bago. Ngunit naganap na yaon, noong di pa tayo tao, di na maaalala ang mga nauna at ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang aklat ng Ecclesiastes ay isa din sa mga aklat ng karunungan sa lumang tipan. Ito'y isang pagninilay ng isang taong matalino, mayaman at mapagmasid sa buhay. Ayon sa kanyang malalim na obserbasyon, ang lahat ng bagay sa mundo ay walang patutunguhan. Para lang itong bula na magandang tingnan pero hindi na panghahawakan. Nung tayo ay mga bata pa, naglaro tayo ng bula ng sabon na ating hinihipan. Ang bula ay lumilipad at magandang tingnan. Hinahabol-habol natin ito, pero hindi natin mapanghawakan. Kapag nahipo natin ito, ito'y pumuputok. Ganyan ang buhay, hindi natin mapanghahawakan. Para walang kabuluhan ang buhay kasi paulit-ulit lang. We are moving in circles. Ito'y napagmamasdan natin sa panahon. Araw-araw lumalabas at lumulubog ang araw. Pabalik-balik lang ang ihip ng hangin. Ngayon ay amihan, pagkaraan ilang buwan, habagat na naman at babalik uli ang amihan. Tayo ay kakain at nagugutom. At kakain uli, at magugutom na naman uli. Hanggang kailan ba ito? Nag-aantay tayo ng Pasko. Lumating ang Pasko. Lilipas din ito. Ganyan na lang ba taon-taon? Dahil sa pabalik-balik lang ang panahon, wala naman talagang bago na nangyayari. Akala natin bago. Kasi ngayon lang ito naranasan. Pero iyan ay nangyari na noon. Walang bagong nangyayari kasi pabalik-balik lang ang takbo ng panahon. Sa isang dako, tama naman ang ganitong pagmamasid sa buhay at sa panahon. Ang pabalik-balik na pangyayari ay bahagi ng buhay. Akala natin walang nangyayari, pero sa totoo lang, may nagbabago.
Darating ang tag-ulan at susunod ang tag-init at tag-ulan uli. Pero sa takbo ng pagbabalik-balik ng panahon, lumalaki, lumulusog ang tao o kaya tumatanda siya. Iba na tayo ngayon na tag-init kaysa tag-init noong nakaraang taon. Maring ang mundo at ang sangnilikha ay hindi nagbabago, pero ang tao ay nagbabago. May patutunguhan ang buhay ng tao. Hindi lang tayo bumabalik sa noon. Sinasabi ng ating pananampalataya na patungo tayo sa Diyos. Sa pabalik-balik at pag-ulit-ulit ng karanasan ng buhay, mas lumalapit tayo sa Diyos kung iyan ang direksyon natin. O lumalayo naman tayo kung mali ang direksyon natin. Mas mabait tayo sa takbo ng panahon kung tayo nga ay makadiyos. Kaya hindi natin baliwalain ang panahon. Ay umaga na naman, ay papasok uli ako sa trabaho. Ay Christmas na naman, kay bilis ang takbo ng panahon. Pakinabangan natin ang bawat panahon, ang bawat araw, ang bawat minuto, ang bawat karanasan ay isang hakbang patungo sa Diyos na siya ang hantungan ng buhay. Ang Ecclesiastes o ang mangangaral ay may ganitong kaisipan na parang bula lang ang buhay at walang patutunguhan kasi wala pa siyang paniniwala sa kabilang buhay na may gantimpala at parusa. Life is really in circles if we do not believe in the afterlife where we are called. Ang tunay na direksyon ng buhay natin ay ang makasama ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Sana matunyo sa buhay. Tulungan mo akong pahalagahan ang buhay kong ito kasi minsan lang ang buhay ko sa mundo. Hindi na ito babalik uli. Sana maging makabuluhan ang buhay kong ito at patuloy ako sa landas patungo sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.